Kasi sa Korea pala, yung mga actors nila, okay, ang government ang parang nakikialam. Yung nagbibigay ng kontrata sa mga producers. Gustong kumuha. Oh, so gusto kumuha, government mismo. Kaya, nag-shoot kami sa isang parang 3-floor siya. Kinonvert nila yon para talaga sa government ang gumawa para sa mga nagpo-produce sa mga pelikula at saka yung Netflix. Puro ano, yung ospital, pag pumasok ka, meron ng operating room, meron siyang mga parang ward, meron kwarto, isang building yan na doon lang lahat. Doon lang kayo. Tapos meron silang parang standby area din for the actors. And then yung ambulansya, naka-standby lang din. Pwede lang gamitin. Galing. Ang galing ko. Pero kung gusto nyo... Nakakaingit. Kaya nakita mo ang difference. Nakakaingit na inaalagaan ng gobyerno nila yung mga industriya. Miss Elvie, anong role mo po doon? Pakikita. Mother ako ni Bella. And then, parang overseas worker ako. OFW ako. Na nagtuturo ako doon sa isang Korean na involved yung Korean actor ngayon. Kay Bella. Kasi pinapupunta ko si Bella nung bata pa. So parang naging childhood sweetheart sila. First time yun ni Bella ka? First time. Siya yung nag-direct, sa kanya yung script. Siya yung nag-direct. Ba't di ka nag-gano nung araw? Sinabi din na yung lolit sa akin. Kasi it's too late baby now. Parang ang tagal na nung na-decide ko na ayoko nang i-pursue yung directing. As an actress na talaga, dahil hindi ko kakayanin kung ako yung mag-direct. Sa dami nang nakikita kong problema ng direktor. yung lang ang pagiging actress, parang hindi ba ang dami mo na rin iisipin. Tapos ikaw pa yung lahat ng mag-iisip para dun sa mangyayari na eksena. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanan. Ginagawa ko nun, pusong mga. Tapos nagka-heart attack si director Joel Lamana. Tapos si Kai isang pumalit for a few days para matapos na yung puso ko. So doon ko nakita. Ayaw mo niya.